Okay, sa punto pong ito, alamin naman natin ang pinuntahan ni Joe Tameses sa paglalaro ng billiard sa One Life. Good morning, boss, and welcome back dito sa Playdium. Now, last time we did bowling. This time, billiards. Ngayon, sino kaya ang aking sensei for today? Hanapin na natin siya para makapaglaro na tayo. Let's go! At ngayon naman, makikilala natin ang hari ng nine ball. None other than Mr. Henry King. Good morning, Sir Henry. Good morning. Paano ba nilalaro ang billiards? Importante yung pagdadala ng cue ball. Kung saan mo dadalhin para may tira sa susunod na tira. Importante yung packaging, the same time, control ng cue ball. So, sir, how long have you been playing billiards? I've been playing billiards for, I would say, 15 years. Ano bang health benefits na nakukuha natin sa billiards? Nakakatanggal ba to ng stress? Nakaka-relax ba siya? First of all, talaga nakakatanggal siya ng stress. After work or after, pagka naglalaro ka, kalimutan mo na lahat yung problema mo. It's a fun game. Unlike before, nung siguro ng mga high school years ko, tawag nga ng mga magulang natin, sangya, no? Mga standby. Nowadays, it's mostly professionals that playing this game. Tanyo naman, di ba, nandiyan na sila Efren Bata, sila Django Bustamante, to name a few. So sir, ano bang skills ang kailangan natin dito sa billiards? Kailangan ba dito malakas yung kamay mo kasi pag sumargo ang ganon? Anong kailangan? Not necessarily. It's all technique. Eh. Ang kalaban mo dito, sarili mo. So sir, siguro pwede na nating simulan na turuan ninyo ako ng billiards. Sure. Buti na lang walang pustato ko, hindi, wala na akong pera. So nakita niyo naman yung rules. Kailangan isink niyo yung bola according to number and pinakahuli yung number 9. Kung sino makakuha ng number 9, siya yung panalo. So it's like Quidditch. You have to sink that golden ball. Also, yung sinasabi nga ni Sir kanina, kailangan i-strategize mo. Hindi ka lang basta tira ng tira. Kailangan din papwestohin mo yung pato sa magandang pwesto para sa susunod mong tira. Para siyang chess. You have to be at least 3 moves ahead. Anyway, sir, kanina nakita natin medyo banu ako eh. Aminado ako. Hindi ko tinatamaan yung bola. Ano mangyayari pag gaganon? It's a foul shot. So, ang kalaban mo, ball in hand. He can place the cue ball anywhere. So, magpa-practice muna ako mga boss. Anyway, Sir Henry, baka gusto mong i-invite yung mga boss natin dyan na itry ang billiards. Oh yes, ini-invite ako lahat ng mga kabataan dyan, yung mga mahilig maglaro ng billiards. Come here to play Joom. You know, it's very inexpensive game. Meron silang special dito. Pagka hapon, 4 to 8, play all you can. Ayan, so nakita nyo naman, kung gustong i-practice ang inyong hand-eye coordination o ang inyong pagiging tactician, i-try nyo na ang billiards. Ito pong muli si Joe Tameses. Good morning, boss! Marunong ba kayo mag-billiards? Medyo. Sakto lang. Sa akin, the grasshopper. Mm. Bakit the grasshopper? Bakit the grasshopper? Lagi yung... Wow! Hindi siya good way. Okay. Ah, palabas? Tumatalong palabas? Palabas. Ah, hindi ko perfecto. Nakalaro, tinalo ko yung best niyan. Tsaka si Jefferson Tapia. Talaga. Minsan. Minsan maglaro ko. Oo, sige. Okay, golf. Golf. Oo, golf.